Mercedes. May using kami Toyota. Ang sira nga pala nito, mga kaibigan, naging dikit na yung timing belt niya. Ano po ito, mga kaibigan? Toyota Tokid 8TD. Nag-replace kami ng timing belt kasi naging dikit na siya. Kapag po nag-indicate na yung timing belt, dapat po talagang i-replace yan kasi nagsasign na siya na malapit na maputol. Nag-expire na yung ano niya, timing belt niya. Kaya ayun, paklasin natin tapos i-replace natin ang bago. Ito po yung bago, mga kaibig, oh. Yan. Yung dapat Toyota talaga kasi para matiba yung ano niya, kaabot siya ng matagal. Ngayon, mga kaibig, papakita ko sa inyo mamaya yung kung paano mag-timing ng Toyota Tokid, mga kaibig. So stay tuned, mga kaibig. Yan, mga kaibig, natanggal na yung timing cover at na nakapwesto na rin yung firing order ng pulya, yung top dead center na yun sa baba. Yan ito, mga kaibig, oh. Yan yung top dead center ng pulya. Kung magtanggal kayo ng timing belt, dapat dyan talaga nakapwesto yung pulya para hindi kayo mahirapan mag-timing ang camshaft at saka yung high pressure pump, mga kaibig. At sa dito naman sa high pressure pump, mga kaibig, yan, yan, yan po yung timing mark niya sa may gear. Yan yung may aro, mga kaibig. At saka dito sa camshaft naman, mga kaibig, nandito po yung timing mark niya. Ito po ito. Ito sa may gear yung timing mark. At saka dito po siya nakapwesto sa may aro, yung top dead center niya, mga kaibig. Yan yung uno yung nakapire niyan, mga kaibig. So dapat talaga kung magtanggal kayo ng timing belt, nakapwesto talaga yan para hindi kayo mahihirapan. Kasi pag hindi nakapwesto yan, pag ikutin nyo yung camshaft at hindi nakapwesto yung pairing order ng uno, nakatop dead center, mahirap mahirap i-timing kasi mag ano yung ano niya, barbula magsuntok sa piston. Kaya kung mag-timing, kung magtanggal kayo, dapat talaga nakapwesto yung ano niya, mga timing at saka yung pairing order at top dead center ng ano piston at saka high pressure pump, yung camshaft. So yan, mga kaibig, babalik ako, tatanggalin ko muna yung ano timing belt. So stay tuned, mga kaibig. So ngayon, mga kaibig, natanggal na yung timing belt ng 2KD engine Toyota Super Grandia, mga kaibig. So ito na pala yung luma, mga kaibig. So kailangan na pa, kailangan na talagang palitan ng kuan timing belt niya kasi luma na. Kasi nag-indicate sa dashboard yung T-belt na sign, mga kaibig. So natanggal na pala, mga kaibig. So ito na yung bago, mga kaibig. Napalitan na ng bago, bilihan na. So ikakabit na naman namin yung bagong belt. Tsaka ito namang multi-groove belt niya, mga kaibig. So sira din, so kailangan nating palitan kasi may mga biak na, mga kaibig, oh. Ayan. So luma na. Kailangan ng palitan para maging maayos ang takbo ng belt yung makina, walang ingay. Kasi ito rin ang dahilan kung bakit maingay yung andar rin niya, mga kaibig. Ayan. Biyak-biyak na, mga kaibig. At saka pangatlong sira, mga kaibig, itong tensioner niya, mga kaibig, sa timing belt. Ayan. Yung tensioner niya. 2KD engine po. Ayan.
So need nating replacean pa rin ito para maganda yung tensor ng timing belt. So stay tuned mga KB. So yung parts number pala niya mga KB is 97MR25 mga KB, Toyota original. Ayan. Saka 7PK rin yung pan belt niya mga KB, multi-group type 7PK. Ayan. So 97 teeth itong ngipin ng timing belt. So maliit lang yung timing belt niya. So okay pa naman yung mga roller doon, mga bearing niya, yung mga adjuster niya na roller, okay pa naman. Ayan si lalim. So ang papalitan natin ito lang, belt, timing belt, saka tensioner. So stay tuned mga KB. Oh,